Ayon sa PHIVOLCS, humina na ang pagputok ng Bulkang Taal sa Batangas. At makibalita tayo sa sitwasyon ngayon doon mula sa Tagaytay City. May live report si Maris Umali. Maris, dapat ba tayong maging kampante sa paghupa na yan ng Taal? Nako, hindi talaga, Igan. Dahil bagamat kung nakikita ninyo ay mukhang kalmado, hindi gaanong naging matindi yung aktibidad ng Bulkang Taal sa buong magdamag. Ibig sabihin ay kumakalma siya pero hindi tuluyang nananahimik ang bulkan dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang aktibidad nito. Katunayan ay nakikita ninyo, tuloy-tuloy pa rin naman yung pagbuga ng usok at abo. Yung ash emission niya na itala sa 100 to 200 meters lang. Hindi hamak na mas mababa kumpara sa mga nakaraang araw na umaabot pa hanggang 800 meters at pa southwest pa rin yung direction na nakikita natin, no? Sa magdamag, maliliit yung ash emission. Wala rin tayong gaanong nararamdamang pagyanig ng lupa. Pero we can't emphasize enough na hindi po dapat magpakakampante, Igan. Nakaamba pa rin daw kasi ang panganib ng mapaminsalang pagsabog nito. Lalo't wala pa rin naman tigil yung naitatalang volcanic earthquakes ng PHIVOLCS. No? Kahit doon sa magdamag, hindi felt. Posibleng sa mga instrumento, nandun pa rin yung mga plotted earthquakes. Katunayan, as of 4 p.m. kahapon, ito yung latest update na binigay sa ating impormasyon, ang plotted earthquakes ay 601 na. Samantalang yung felt volcanic earthquakes ay nasa 173. Yung magnitude nito ganun pa rin, 1.2 hanggang 4.1 at ang intensity nagre-range mula 1 to 5. Ang ibig sabihin daw nito, tuloy-tuloy pa rin yung magmatic intrusion na maaaring magdulot ng pagsabog. Bukod igan dun sa mga bilang ng volcanic earthquakes na yan, yung sulfur dioxide emission ay umabot naman sa average na 4,186 tons a day nitong January 15. Itong dalawang to, yung bilang ng naitatalang mga volcanic earthquake at yung dami ng sulfur dioxide emission ang mga basehan ng PHIVOLCS kung malapit na nga ba talaga ang mapaminsalang pagsabog. At dahil hindi naman tumitigil ito, ay nandun pa rin yung panganib na yan. Sa mas malapitan na mga kuha ng drone video sa main crater ng Bulkang Taal, makikitang tuyong-tuyo na nga yung main crater lake nito. Mas marami pang mga fissures. Ayun, no, yung mga nakikita niyong mga bitak kung saan na sumisingaw yung mga usok, yung puting usok at abo, mas dumami pa raw. Namamaga ang bunganga ng bulkan at may bahagi pang itim na o sunog. Ibig sabihin, talagang tuloy pa rin yung volcanic activities. So malayo ito dun sa original na itsura niya kung saan bukod sa tubig na talagang napaka-blue, punong-puno pa ng tubig noon at napapalibutan ng lush na forest, ngayon wala na po yan. Pero hindi ito yung physical na nakikita natin dun sa bulkan, hindi yan yung talagang nagiging basehan nila, kundi uulitin ko yung mga naitatalang volcanic earthquakes at sulfur dioxide emission dahil tuloy-tuloy pa rin yan, nandun pa rin, nakaamba pa rin yung panganib, Igan. Samantala, banggitin ko lang, Igan, yung tungkol naman dun sa issue ng problema sa tubig, no? Dahil in-report natin kahapon, yung marami pa rin yung mga kababayan natin dito, yung mga residente dito sa Tagaytay City yung nahihirapan. Ang sinasabi ng Tagaytay CDRRMO ay 100% operational na po yung deep wells nila rito. At sakop nito yung 70% na supply ng tubig. Ibig sabihin, sapat na ito kung tutuusin. Nagkakaroon lang ng bahagyang problema dahil yung demand mas tumaas dahil marami nga ang naglilinis ng kanilang mga establishmento, ng kanilang mga bahay, ng kanilang mga gamit. Pero ito ay patuloy na tutugunan ng pamahalang lokal, ng Cavite, ng Tagaytay at maging yung mga nagkakaroon din ng problema sa Batangas. So yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula rito sa Tagaytay City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Maris Umali.